What's up mga kayanti, what's up mga kachan, panibagong video na naman. Kung may bad news, may good news din naman. Last 4 months ago, nag-apply kami ng beka para kay Gio. Beka, ano ba sa English ng beka? Ano to, parang nag-a-apply ka ng tulong, humingi ka ng tulong sa gobyerno para mabayaran yung pagkain ni Gio sa school. Dito kasi may option na pwede mo siyang sunduin sa school, tapos pakain mo sa bahay, tapos ibalik mo ng hapon. Ngayon naman, kung hindi mo naman magagawa yun, pwede mo siyang iwanan sa school, kakain siya sa kantin, pero meron silang menu. Ang problema, yung menu nila ay mahal. Kay Gio, 8 euros and 50 yata, o 9 euros 50 cents ang sa kanya. So imagine mo yun, kung araw-araw mong babayaran yun. Although may konting discount kapag 1 month, kumbaga per month mong gagawin yun. So yun, so nagkaroon ng beka, parang application, para tulungan na magbayad yung mga bata. Usually, ang tulong na binibigay nila ay 30% yata. So 70% ikaw ang magbabayad. O 30% o 50% yata, nakalimutan ko na. So yun, tapos nung isang araw, lumabas na yung... Sagan. Tapos nung isang araw, lumabas na yung resolution, yung sagot ng gobyerno kung aprobahan ba kami o hindi, kung may reject ba kami. Yan, kay Gio. Tapos ang sabi, tayo yung sabi. Ang sabi dito, pwede siyang makatanggap ng tulong, o kumbaga, ang babayaran ng gobyerno, 4 euros. So, ilang percent? Mga basta parang, let's say 50% o 40% ang babayaran ng gobyerno. So, in the rest, kami ang magbabayad. Pero, nung pinirmahan ko na to at ibabalik ko na yung, ano, yung isang part, kasi dito meron yung part ng para sa school, ito yung kopya namin. Tinanong ko kung magkano na yung babayaran ko sa kanila monthly. Oh, by the way, malapit lang naman dito yung school. Pero mas pinili namin na ipaiwan na lang si Gio dun sa school at dun kumain para una, dahil siyempre may isa pang bata dito na kailangang alagaan pagtanghali. Minsan kasi nagkaaway sila. Pangalawa, para matuto si Gio na kumain mag-isa. Kasi pag dito, lagi nagpapasubo lang yan, tamad kumain. Tsaka, tapos pangatlo, parang organization time niya. Time ng paglalaro, time ng pagkain, alam niya. Tapos, halos ganun din. Kasi iba yung kinakain na Gio, iba rin yung kinakain namin. May mga bawal na kainin si Gian, may mga bawal din na kainin si Gio. So, mas mapapagastos ka. Pag doon, nakalista na ako ng mga hindi na pwede yung kainin tsaka kainin. Tapos meron silang menu. Basta kompleto yung diet nila doon. May frutas, may gulay, may meat, may isda. Halo-halo, may kanin, halo-halo. So yun ang parang naisip namin na okay, sige, iwan na natin siya dyan. Tapos bayaran na lang natin ng konti kasi parang ganun din naman yung gagastosin mo. So yun, so nag-decide na lang kami na mag-comedor na lang siya o mag-canteen na lang siya. So yun, balik tayo. Nung binigay ko na itong sulat, yung kalahati nito, nanong ko yung parang sekretaryo doon, o magkano na lang po yung babayaran namin ngayong tinulungan kami ng gobyerno. Ang sabi sa akin, no. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Wala ka nang babayaran na kahit ano, kahit magkano. So, natuwa ako dahil, di ba, at least makakalibre kami kahit papaano nung babayaran namin dapat monthly. Magkano rin yun. So yun, maraming salamat sa school tsaka sa gobyerno, syempre sa tulong yan. Malaking tulong yan, lalo ngayon na wala pa akong trabaho, walang pinagkakakitaan, mahirap. Walang sahod, pero patuloy yung mga gastos. Sana yung rent ng bahay, ganun din. So, hindi ko lang alam kung tama yung pagkakaintindi ko, o ganun talaga. Pero kasi napansin ko, kasi yung pumasok si Gio, siguro mga 2 weeks pa lang, naiwan na siya dun eh. Nag-comedor na siya, nagkakantin na siya. Pero since then, hindi pa nila ako siningil ng kada buwan. I mean, September, October, November, matatapos na yung November, pero hindi pa rin ako sinisingil ng kahit magkano. So, baka totoo nga yun. Ang naisip ko naman, siguro,
dahil kung mas konti na yung bata ngayon na nagkakantin, kasi syempre natatakot ng alam mo na magstay dun sa school, pwedeng may nakalaan talaga na pondo yung gobyerno para dun sa mga bata. Pero dahil nga kakonti lang naman yung ano, mas nabawasan na yung mga bata nagko-commodore, eh dun na lang nila ano, nilalagay yung pera. Alam mo yun? Para imbis na gantong part lang, dadagdagan nila. In sa kaso namin, kung totoo man, eh 100% wala na kami babayaran. O naisip ko rin na depende rin yan sa economic status ng pamilya. Kung magkano yung kinikita mo, doon lang babase kung magkano yung dapat mong bayaran. Kasi since na wala akong trabaho, tapos marami pang bayarin, may dalawa akong anak, so baka nakita nila yon sa computer nila o sa ano, sa registry, siguro sinabi nila na ano, o sige, huwag natin pagbayarin to. So yun, maraming salamat doon sa school ni Gio, kung totoo man na wala akong mabayaran, at sa siyempre sa gobyerno, maraming salamat sa inyo sa tulong. At speaking of tulong, mamaya may kukunin din akong tulong, pero ito naman ay mga pagkain, mga grocery. Ayan, so ayun. Hanggang sa susunod po ulit na video, mga kayanti, mga kachan, senior ko lang, ingat kayo dyan. Ayun, food grant po pala yung tawag doon, food grant sa English. Woo!